Hindi siya basta lupa lang, kalawang siya kapatid. Ayan o. Para sana naman kuya lang yung sinasabi mong fables na yan. O yan. Kapatid yung... Yo, kapatid, good morning po. It's me, Kuya Lan Mundo TV, once again, at welcome po dito sa channel ko, mga kapatid. So, bago po tayo mag-start, ay gusto ko munang i-shout out itong naging bagong kaibigan natin from Manila. So, may YouTube channel din po siya, ilalagay ko sa description box. Kapatid, yung ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga issue dito sa El Nido, Palawan, yan. So ito po yung shop natin sa El Nido, Palawan. Medyo parang relipan siya, pero siya po yan. Okay, so kapatid, marami akong na-encounter dito sa El Nido, Palawan na mga motor na mayroon laging tubig yung kanilang mga tangke. So example kagaya nito. Ayan. So itong motor na ito kapatid, wait lang ha, babalik na rin ko lang yung camera natin. So itong tangke na ito kapatid ay maraming beses nang nahugasan nung may-ari. So brand natin yung may-ari nito ay si Kaka. Brand natin sa Alpha Caparo. So ito kapatid ay puro tubig yung tangke niya, although siguro baka rin pinapasukan dahil mayroong UP sa part na ito. So mangyayari kapatid kasi yung takip niya pwedeng pumasok dito kapag napuno na rito ng tubig pwedeng pumasok na dito sa area na to. So ganun pa man na ito ay may reason na kung bakit pumapasok yung tubig, pero may mga na-encounter din kasi ako dito kapatid sa lugar na ito na ang daming may tubig yung tangke. So ilang motor na yung nagawa ko dito na may tubig yung tangke. So ito kapatid, titingnan nyo. So ito yung medyo makulay green, yan yung gasolina, at ito naman yung tubig. Yan yung na-discover namin dito sa tangke ngayon. O yan, ito yung mga kanyang kalawang. No, hindi siya basta lupa lang, kalawang siya kapatid. O yan, o. Yan. Kalawang, medyo matalim. O yan. So, welcome nga pala dito sa ating bagong venue, no? So, pag-usapan naman natin kapatid yung solution kung paano natin maayos yung mga tangke natin na mayroong tubig. Kasi hindi maiwasan yan eh. Hindi maiwasan na magkaroon ng tubig yung ating tangke gawa ng yung mga chamber ng mga gasoline station. Napapasukan talaga ng tubig yan. Although silyado yan, pero hindi 100% nasisilyuhan yung tubig. Meron talagang nagiging moist sa loob niyan or nakakapasok ng tubig kapag nagdi-dipstick sila, no, naiipon ang naiipon. So yung pagdi-dipstick kapatid, yung sinusukat nila everyday, yung kung ilan lalim na lang ng balon nila, no, ng kanilang chamber, ng cylinder nila. So ang diskarte natin gagawin dyan kapatid, pwede nyo tanggalin yung tangke at hugasan ng hugasan, no, yung asing kalugin nyo. Kung kaya ninyong lagyan ng mga maliliit na pebbles, yung i-check nyo kapatid ha, yung tangke na kagaya nito, hindi to pwede. Yan, yung ganyan. Hindi yan pwede kapatid, nalagyan mo ng sinasabi kong pebbles, no? Kasi meron siyang parang labi sa loob, no? Sarado siya. So mahihirapan ka kasing ilabas yung mga pebbles na ilalagay mo. Pero kung wala ito kapatid, no? Yung wala itong parang labi na ito, as in ito lang, pwede yun, no? Pwedeng, for example kapatid, yung mga XRM125, XRM, mga moped, motorcycle, or yung ganong klase ng bunganga ng kanilang tangke. Yan. Para sana naman kuya lang yung sinasabi mong pebbles na yan. O yan. Kapatid, yung pebbles na yun kasi, siya yung pag kinalog mo, siya yung mag-scramble doon sa loob ng tangke mo para matikal niya yung mga nakakapit doon or yung matitikal pa lang na kalawang, no? Kalugin mo siya ng kalugin, medyo talagang mapagod lang ito kapatid, mapagod lang ng konti sa balikat, no, tsaka sa mga braso natin. Pero kakakalug mo doon, magbabanggaan yung mga pebbles or bato, tapos matatanggal niya yung mga kalawang doon sa loob at ilabas mo na lang ng ilabas yung mga pebbles or bato na nilagay mo kapag alam mong medyo matagal na at saka medyo ngawit ka na. So ganun yun kapatid, no.
And after kapatid na makalog mo ng makalog, eh pwede mong hugasan ng hugasan ng tubig yan. Isprayan mo. Papunuin mo, paawasin mo ng nakataob yung pinakatangke niya. No? Yung pinakabunganga-bunganga niya na pinaglalagyan ng gasolina. Yung pinapasukan ng nozzle. Yan. Punuin mo ng punuin ng tubig para kapatid magbulabog sa loob, magkaroon ng turbulence sa loob at mabulabog siya hanggang lumabas yung mga maliliit na debris, yung mga kalawang, yung mga dumi. Tapos ibibilad nyo sa araw ng siguro yung mas matinding sikat ng araw hanggang sa tumuyo ng tumuyo, no? So ganun lang yon. Actually mayroon ako na ano niyan eh sa Coron, Palawan, nung nagtayo ako ng shop sa Coron, Palawan. Yung loob ng tangke nila pag since brand new, pagkabili nila ng motor, lalagyan nila kapatid ng epoxy primer, no? Huhugasan muna nila ng thinner yon. Yung tangke nila, kakalugin nila ng kakalugin yon ng may thinner. So mga parang mga 1.5 na thinner ang nilalagay nila. Yung thinner kapatid na yung isang klase, yung malamig. Hindi ko alam kung anong klase thinner yon eh. Basta yung thinner na malamig, yung madaling masunog, hindi yung isang klase ng thinner na parang gas lang, hindi yon. So ang ginagawa doon kapatid ay lilinisin nila yun ng thinner yun para matanggal yung moist. Pagkatapos papatuyuin nila at lalagyan nila ng epoxy primer. Parang kung di ako magkamali nasa 4 na litro yung nilalagay nilang thinner doon sa loob ng epoxy primer doon sa loob ng kanilang tangke. At kapag nalagay na nila doon, kakalugin nila ng kakalugin hanggang sa kumalat ng kumalat yun. Tapos yun na yung magsisilbing parang shield na sa kalawang. Pero hindi ko pa kasi kapatid nasubukan yung kaya. Pero marami ako nakita noon sa Coron, Palawan. O ayan. So kung ikaw ay taga Palawan o taga Coron, Palawan, subukan natin kapatid kung nangyayari pa rin yan dyan hanggang ngayon, no? So nung nagtayo kasi ako ng shop doon ay parang 2004 hanggang 2006 yan. Medyo nagkaroon lang ng problema kaya bumalik ako ng Puerto Princesa. So yung mga sinabi ko dito kapatid ay mga tips lang yun, ano. Depende po sa inyo yan kung gagawin nyo o hindi, no? So kahit ako nung una napaisip din ako na thinner tapos epoxy primer tapos mabababada ng gasolina, eh syempre medyo parang medyo kakaiba, di ba? Pero sa kanila po nangyayari, ginagawa nila yon at wala namang masamang reaction. O yun lang masasabi ko, pero hindi ko sinasabi na gawin nyo, ha. Bahala kayo kung gusto nyong gawin o hindi. Wala ang kinalaman ang channel na ito at si Kuya Lan. Basta sinabi ko lang yon, no? Sinabi ko lang, at least may idea ka lang. So try mong magsaliksik ng sarili mo. Okay? So once again, welcome dito sa ating bagong shop. Ayan. So kaagising lang natin, medyo nagkaroon tayo ng happy-happy lang kagabi. Ayan. So maraming salamat kapatid, hanggang dito na lang. God bless you all.